Hindi lang si Pangulong Noynoy Aquino ang mag-iisang taon na sa pwesto, mag-iisang taon na rin mula ng manumpa si Vice President Jejomar Binay. At kung si Pinoy nag-oopisina sa Malacanang Palace, si VP naman ay nag-oopisina sa isa ring palasyo, ang Coconut Palace. At makakapanayan natin siya ngayong umaga live mula sa Coconut Palace. Good morning po, Vice President Binay. Magandang umaga sa iyo, Kara, at sa iyo, Javi. Magandang umaga po sa inyong mga kababayan. Okay, simulan na po natin yung mga questions. Vice President Binay, kung matatandaan po ng lahat, ang campaign motto niyo po nung eleksyon ay ganito kami sa Makati. Sa unang taon po ninyo bilang Vice President, sa tingin niyo po gaano nakalapit ang ating Pilipinas, ang ating bansang Pilipinas sa Makati, sa larawan ng Makati? Yung pong sinabi namin ganito kami sa Makati, unang-una na yun kung aming karanasan sa pamamahala, ito ang aming ibinamahagi dito sa pwestong ibinigay sa akin ng ating Pangulo. Pamamahala na nagawa po namin sa shelter sector, doon po sa anti-illegal recruiters at saka doon sa human trafficking. At mapapansin po naman ninyo na kung ano man ho ang yung success stories namin sa Makati, nagawa po namin ito sa pinagkatiwala po sa atin ng ating Pangulo. Vice President Binay, may kasabihan na ang Vice President ay isang spare tire lamang, nakareseba kung sakaling may mangyari sa Pangulo. Naging pakiramdam nyo ba naging spare tire lang kayo sa administrasyon? Ay, hindi po naman. Ito yung sinasabi ko nung kampanya. Ako po, hindi ko ugaling maging spare tire. Kailangan kong bilang namumuno, merong ginagawa. At ito na nga po ang nakatutuwa at ito po pinasasalamatan ko si Pangulo dahil sa yung kanyang the wisdom of the President in appointing me to head the shelter sector. Mm-hmm. Tsaka meron pa dun sa anti-trafficking. Alam niyo, sa anti-human trafficking, mm-hmm, ang napakagandang balita. Nung dati-dati po, dahil sa hindi kagandahang performance noon, dito po sa administrasyon ni Pangulong Noynoy, na muntik-muntikana na po tayong mapababa, no? Mapapalagay po tayo sa third year. Ito po ngayon, itong pinaka-latest information, tayo po talagang ipinirmi na dun sa second year at pangalawang beses nang kinikilala ng pamahalaan ng Estados Unidos yung mga gawaing naging resulta kamakailan sa administrasyon po ni Pangulong Noynoy. Led to many convictions, marami pong nahuli, marami pong hindi nakaalis na maging biktima po ng panluloko sa ibang bansa. Vice, kamusta naman po ang inyong panunungkulan bilang bagong housing czar? Ano na po ang nagawa ninyo para mabawasan ang bilang ng mga informal settler? Ang latest information po namin, mga mahigit na, mahigit kumiyong lang mga 75,000 houses na po ang aming nagawa. Pero habol-habol pa rin po namin yung aming target sa mga darating na panahon. Sa suporta po ni Pangulong Noynoy, meron po tayong inaasahan na bago matapos yung taon nito, 20,000 pabahay para sa ating mga pulis at mga sundalo. Meron po tayong mga nagawang mga lugar na doon po inaililigas natin yung mga biktima ng mga sunog at saka itong mga bagyo, mga pagbaha. So, ang pinaka maganda siguro maireport po namin sa inyo, aktibo ang ating mga local government units dahil sa kauna-unahang pagkakataon po, yun pong ito ang isang pamamaraan ko sa Makati. Yung bang lagi kong sabi, ang mga proyekto ko hindi ko magiging matagumpay kung hindi ko isasama ang private sector at ang local, hindi magsasama ang private sector at saka local government. Okay. So, meron ko tayo ngayong inaasahan na libu-libu pa kong mga bahay ang maitatayo dahil po dun sa pagtutulong-tulong ng national government at saka ng local government. Okay, Vice. Kayo po'y housing czar at tumutulong din po kayo sa OFW.
At may isa pa pong issue na ibinigay rin po sa inyo ang Pangulo. At ito po yung issue nung tungkol sa pagpapalibing po kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ano po yung nagtulak sa inyo na isulong po yung usaping yan? At yung bakit po yung naging mungkahi po ninyo sa ating Pangulo ay ipapalibing ang dating Pangulong Marcos with full honors pero hindi po sa libingan ng mga bayani? Paki ipaliwanag lang po sa ating mga kapuso. Alam po ninyo, itong ang talagang pinakasentro ng problema ho dyan, yung kung saan ililibing. Opo. Pero ito po naman kulturang Pilipino, ito hong bagay ng saan ililibing, tanggap na po, pumayag po ang mga kamag-anak ni Pangulong Marcos na ilibing po siya sa Ilocos Norte. Ano po? So hindi na rin sila nagpupumilit na ilibing sa libingan ng mga bayan. Yun po ang isang napagkasunduan. At yung pong bahagi po naman ng bibigyan po siya ng military honors, yun po bilang pagkilala. Kahit na papano, talaga namang naging sundalo po si Pangulong Marcos. So military honors for people like President Marcos who had rendered military service. Pero nakakipangulo na po yan. Si Pangulo po ang nag-aaral doon po sa naging rekomendasyon ko po. Okay, Vice, may isa pa po kayong issue na kinasangkutan, ano, yung hindi naman kinasangkutan, pero may isa pa pong mahirap na issue na ibinigay rin po sa inyo yung Pangulo. Ito yung pakikipag-negotiate doon sa yung mga drug mules na Pilipino sa China. Ano pong naramdaman ninyo, sir, nung natuloy na po yung pagbitay sa kanila? Alam po ninyo, bawat bansa bilang pagkilala ng kanilang sovereignty, meron po silang batas. Talaga naman pong ang batas po talaga sa China, at ito ang lagi namin sinasabi sa ating mga kababayan, mag-iingat kayo na ma-involve kayo sa mga ganyan. Sa China po, 50 grams pa lang, death penalty na po yan. Lamang, ang death penalty nila, merong death penalty na merong pwede ka ma-reprieve at merong hindi ka pwede ma-reprieve. Pagka pwede ma-reprieve, pagkatapos ng 2 taon, binababaan na po yung sentensya. At meron na po isang Pilipino, kung tama ang paring pagkatanda, nakabalik na po sa Pilipinas. Salagdaan po sa ganyang karanasan. Okay. Yan lang ang po natuloy lamang po nun. Medyo malungkot. Kasi sa kauna-una ng pagkakataon, 3 Pilipino po ang nawala ng buhay dahil sa pagkakataon ito. Vice, sa pinakabagong survey ng Pulse Asia, kayo po ang lumabas na may pinakamataas na trust ratings. Mas mataas pa kumpara sa Pangulo. Ano po ang masasabi ninyo rito? Alam mo, Awi, hindi naman tayo dapat makipag-compare no? Sa survey ni Pangulong Noynoy. Kasi si Pangulong Noynoy naman sinurvey bilang Pangulo. Ako naman sinurvey sa aking ginawa bilang pangalawang Pangulo. Diba, karami kasabihan? Apple to apple dapat ang comparison. Hindi naman tayo pwede. Do not compare apples with oranges. Yes, apples and oranges. Kumusta naman po yung working relationship ninyo ni Pangulong Aquino? Alam naman ninyong lahat, mga kababayan, na special ko ang relasyon ko sa pamilyang Aquino. Kasama na po dito si Pangulong Noynoy. So, simula po ito nung aming pakikibaka sa pagbabago ng in the 80s. So, yung tiwala sa bawat isa at yung hangaring makapaglingkod ng tama sa pamahalaan, iisa po ang damdamin namin. Paano po yan, Vice? Marami pong nagbibigay ng mga pasang-awa, ng mga marka kay Pangulong Aquino sa kanyang unang taon ng panunungkulan. Ano pong masasabi ninyo dito? May iba-ibang sektor na sinasabi na he didn't live up to his promises daw. Alam mo rin yan, yung mga nagsasabi niya, subjective na ho yan. Depende ho sa kung saan nanggagaling ho ang tulig saan. Meron naman yung nagsasabi, maganda naman ho yung kanyang, maganda ho yung kanyang pamamahalan. Pero ang importante ho dyan, yung tiwala ng tao sa kanya, hindi ho bumaba. No? I think still 7 out of 10. Yun ho ang importante sa lahat. And at least, mga kababayan, ito po ang ating Pangulo.
pagkatapos po ng isang taong paglilingkod sa bayan, eh hindi minsan, hindi po ninyo narinig na siya po na-involved, napasama, pinagbintangan sa kung ano bang graft and corruption. At so least, sa tingin niyo po, sa tingin niyo po ito yung isa sa pinakamalaking niyang achievement ngayong sa taong unang taon niya, na he remained clean, walang bahid ng anumang yung issue ng corruption. Ganun. Totoo yun. Dahil sa, alam mo, Kara, ito ang isa sa mga tinitingnan ng mga gusto mag-invest sa atin sa Pilipinas. No? Ito bang pamahalaan nito sa pangunguna ng Pangulo, eh may bahid na graft and corruption. But here is your president na nobody can dispute the fact na unturnished pa yung kanyang image sa issue ng graft and corruption. Okay, Vice, maiba po tayo. May bago pong miyembro ng gabinete, si DOTC Secretary Mar Rojas. Kumusta na po at nagkita na po ba kayo at nagkausap? Ano pong working relationship ninyo nitong si DOTC Secretary Mar Rojas na naging katunggali niyo po ng election? Nagkasabay kami doon sa 40th wedding anniversary ni Senator Miriam Santiago. O, nagbatihan kami, nagkamayan. Matagal naman kami magkaibigan yan. Tapos na yung eleksyon, tapos na yung politika. Pero yung pagkakahirang sa kanya, that is a presidential discretion. Ako naman, team player ako, iisa naman ang aming pinaglilingkuran. We are all following directions at tinutunghayan yung mga patakaran inaasap-asam ng Pangulo. So, nandun po yung spirit of teamwork. Okay. Maraming salamat po, Vice President Jejomar Binay. Happy anniversary po. At good luck po sa inyong pangalawang taon bilang pangalawang Pangulo ng ating bansa. Salamat. Isang karangalan na ako ay ma-interview ninyong dalawa sa inyong mga kababayan. Salamat po sa inyong panonood. Salamat po, Vice President Binay.